Good morning guys, ito po ay Ford Expedition PH. Ang problema ay maingay dito banda sa bank 1 or bandang kaliwa. So ang aking diagnose ay rocker arm siya, natanggal sa pinaka camshaft, kaya ganyang maingay at namamalya. So bubuklasin ko po ito lahat, ang bulb cover ng bank 1, para makita kung ano yung resulta. O sige po, WhatsApp. Pakitingnan niya po kung ano yung, titingnan natin kung ano yung problema. Okay. Okay, magtatanggal po tayo ng intake money po. Dito po sa air cleaner. Ayan po. Ayan po, air cleaner. Tanggalin natin. Tatanggal tayo lahat ng mga accessories dito. Ayan po, itong side na to. Ayan. So yan po ang mga tatanggalin natin. So ito na po yung result na nangyari kanina na maingay. Ayan, nabuksan ko na yung valve cover. So ito ay tatanggalin ko camshaft. Camshaft dito po ito sa bank 1. Ngayon, ang una natin gagawin ay dito sa sprocket nya. Yung sprocket po ay may kailangan, ito ay sundutin nyo muna bago nyo tanggalin ang sprocket. Sundutin nyo itong pinaka timing chain guide nyo, kasi nandyan ang pinaka, nandyan ang bulb tensioner. Kailangan maglaro po siya, maging malambot. Ayan, mawala yung langis niya sa loob para hindi lumalaban. Kapag kinabit nyo na yan, uli ang sprocket ng timing chain. Kaya yan, itutulak-tulak nyo po ito. Ayan, na maglaro siya. Okay. Yan po, tatanggalin ko ang tornilyo ng camshaft sprocket. Mahirap lang magkuan. Ayan. Dito po. Ayan. Kasi tatanggalin ko ang camshaft, na hindi na po kailangan tanggalin ang timing cover. Ayan, sige. Okay. Yan po, may pinaka may butas din po yan, kasi kailangan may lubrication niya sa loob, papunta niya sa loob ng camshaft. Ngayon, sikwatin na lang po, kahit malambot na ito, ay hindi pa. So dahan-dahan natin itong isisikwatin. Kaya at mahirap po anakuanin eh. Ayan, dahan-dahan ko itong sisikwatin ang sprocket niya. Ayan ah. Ganyan lang po yung style niyan. Ayan ah. Kabilaan lang siya para hindi siya mabigla. Ayan na, umikot na. So natanggal ko na po. Ayan ah. Magtatanggal na ko ngayon ng camshaft niya. Okay. Okay po. Ito na. Ganyan po kasi. Yung cup niya. Ayan. Ito yung lagayan. Okay.
po naging problema dito sa dulo. Yung pinaka rocker arm niya, napudpud na yung roller bearing. Kaya umiingay siya at nagkakaroon ng palya. Siguro nakita ko eh. Okay, tanggal ko na po ito. Ito po ang naging problema. Ayan o. Sira. Rocker arm. Pwede. Ada camshaft jadid? ما في معنى ما بغير واحد جديد بس هذا هو كربان ثاني ادي اثنين هذا لازم يغير كان يغير هذا واحد هنا سايد هي بالسبعه ولا وضعها طبيعي والله لما مش كباب فيها فاين اوكي يمكن problema pati ikam shop ay magpapalit po yung tama niya hindi na po pwede yan saka yung rocker arm ito. Kaya pa nagkaroon ng ingay dito sa bank 1 tapos palyado. So yan po ang problema nito, naging maingay. Fourth expedition po. 2012 model po ito. 8 cylinder. Okay, thank you. Ito na po yung bago sa camshaft. Yan po. Dumating na po in order. Tracker arm. Ito po yung luma niya. So ito na yung USB niya. Ano na yan? Ito na po yan. So ito na po ang ating kapalit na bago. Okay po. Pati itong tracker arm niya. So langisan mo. Ito na mo. Ikabit na natin itong camshaft. Ayan. Ito po siya. Ayan. Ayan yung camshaft. Ganyan po. Ito po yung cam lobe nya. Ayan, cam lobe. Kailangan nasa taas to. Number 1 position po yan. Kapag ka nakataas tong cam lobe nya. Ayan. And then, we will put a lubricating oil. Ayan. The other side. Bigyan po natin ng langis. Lubricating oil. Ito. Ayan. Kailangan po may lubricating oil siya. Then, ito po yung mga cup niya. Ayan. Doon sa dulo ito. Unahin natin dito sa unahan. Number 2. Hindi natin ng kamilyo para hindi mahulog. Yan po. And then yung top. Front top. Yan. Next time. Po yung front cap. Lagyan natin dito sa unahan. Yan po yan. Bago na po yan, camshaft na yan. New one. And also the rocker arm. Rocker arm, oh I forget. So ito po, higpit na tayo dito sa gitna. Ayan. Okay. So ito pong
camshaft na ito ay pipihitin natin po para yung dawil niya ay pumantay. Yan. So gagawin natin yung paraan. Lagyan natin yung kahit by script. Ipitin na ng by script para pumihit po siya ng pantay yung pinakadawil niya ito. Yan po. Kasi po itong dawil dito sa sprocket ay nasa taas, pinakagitna. Sentro siya. Gagawin natin ay naka number 1 position itong cam follower, camshaft niya. Nakatabingit po kasi siya eh. Ay itong cam loop niya. Ayan. Okay. Tanggalin muna natin itong solenoid valve niya. Ito, para hindi nakaka-istorbo, baka maputol pa. So iwasan natin na makakasira ng pyesa dahil mahal ang mga pyesa. Okay po. Ayan. So ito po, nilagyan ko ng vice grip para mapihit po siya. Ayan. Ipihitin ko siya. Ang camshaft niya, ayan. Para mapantay, ayan na. Okay. Yung dawil niya, ayan na po. So yung dawil din yun ay nasa taas. Wala akong naghahawak ng camera, kaya ikukonklang tayo, pupost ko lang. So ang ginawa ko po ay yan, nakakabit na po. So ang ginawa ko po ay itinula ko po yung tensioner guide dito, yan, para pumasok itong sprocket dito sa dawil niya. Dahan-dahan nyo pong hihigpitan na maramdaman nyo na pumasok na yung dawil sa loob ng sprocket, kasi may butas yan dito sa loob din ng sprocket. Dito sa camshaft po, hindi sa sprocket, sa camshaft mismo. So yan po ang system, ang technique niyan, para hindi na po kayo magtrabaho ng malaki, tatanggalin pa ang timing cover. Hindi na, only sprocket, camshaft, valve cover, nila po ang tatanggalin nyo. Okay, yan na po. Hihigpitan ko na lang po yan. So very easy ang paggawa niya, madali lang po. Okay, thank you.